Bumaba na po ang presyo ng isda sa Navotas Fish Port. Ito po ay dulot ng unti-unting pag-init ng panahon. Pero sa ibang palengke, hindi pa po ramdam ang pagbaba ng presyo ito. Balita natin ni Jay Sabale. Kasabay ng unti-unting pag-init ng kapaligiran ay ang pagsigla naman ng mga aktibidad sa Navotas Fish Port, ang pangunahing bilihan ng mga isdang inihahanda sa ating mga pagkainan. Masigla dahil marami ang namimili at nagbebenta rito ng iba't ibang klase ng isda na mababa raw ang presyo kapag ganitong panahon. Ang mga fish dealer dito sa Navotas na gaya ni namang Crispin Villaruel, 40 taon ng fish dealer at Aya Cruz, may paliwanag sa ganitong sitwasyon dito sa Navotas Port. Pagka uminit na panahon, siyempre ang isda daksa na yan. Pag taglamig, wala. May inaasta. Bumaba na ang isda, ang presyo. May 3 araw na raw na mababa ang presyo ng mga banyerang isda dito sa fish port. May 30% na rin daw ang ibinaba nito simula nang mag-umpisang magbago ang temperatura sa kapaligiran. Ani Aya Cruz, nung taglamig daw, nasa 10 hanggang 12 banyera lang ang kanilang naibebenta kumpara sa ngayon daw na nakaka-28 banyera na sila. Ang presyo noon ng isang banyera ng galunggong ay abot hanggang 3,200 pero ngayon nasa 1,800. Ang tulingan daw noong malamig pa na 5,100 isang banyera, ngayon ay nasa 3,300. Kapag mura ang isda, ay mas masigla rin ang bilihan sa palengke. Pag marami isda, diyan kami kumikita. Binisita namin ang Nepa Q-Mart para makita kung ramdam na ang pagbaba ng presyo ng isda. Ito ang aming natuklasan. Dito sa amin, hindi pa nagbaba yung presyo ng isda namin. Ganun pa rin, simula noon. Kasi ganun pa rin naman yung kuha namin. Hindi pa nagbababa. Inaasahan naman ang patuloy na pagbaba ng presyo ng mga isda sa pamilihan, gayong parating na ang tag-init. Jay Sabale, GMA News.